Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Kod niya at sinabi niya na breast cancer. Marami na siyang doktor na pinuntahan and she's in so much pain. Hinang-hina na daw siya. Hinawakan niya sa kamay si Deborah at sinabing pag-asa niya si Deborah. Kailangan niya daw ang himala ni Deborah. At nagtinginan sina Agatha at Deborah. Nagtanong si Mang Tomas kay Eva na kung kaya bang i-check ang alibay nilang totoo na dumating si Fatima sa Hermoso. Sinabi ni Eva na makakatulong siya pero it takes time daw dahil dekada na ang dumaan. Pero kung nagtuturoan daw silang dalawa, posibleng dalawa sila ang may kinalaman sa nangyari, ang sabi pa ni Father Seb. Pero sinabi ni Mang Tomas na nagkakilala lang daw sina Mayor Simon at Deborah bago ang eleksyon. Dahil mismong si Tomas ang nagdala kay Mayor Simon kay Deborah. Nagpaalam si Father Seb at sinabi nito na may misa pa siya sa plaza. At sabihan na lang daw siya kung ano pa ang kanilang pinag-usapan. Tinanong ni Mang Tomas si Eva na kung ano ba talaga ang pakay ni Eva sa Hermoso. At sinabi ni Eva na gusto niyang tumulong. At nagtanong si Mang Tomas kay Eva na ba't daw siya tutulong na hindi man siya naniniwala sa dalawang bata. Magkaiba naman daw yon ang sabi ni Eva. Hindi siya naniniwala sa pabro-bro nila pero naniniwala siya sa hustisya. At nagsalita si Mang Tomas na hustisya nga ba o para sa dokyo mo para pag-usapan ka. At sinabi ni Eva kay Mang Tomas na kung mabubura ba yon kung tutulong siya kina Mira at Joy. Kailangan daw si Miss Eva ni na Mira at Joy at ipagkakait pa ba nito sa kanila. Nagtanong pa si Mang Tomas na kung alam ba daw ni Miguel ang ginagawa ni Eva at sumagot siya na that's none of your business. Nagtanong uli si Mang Tomas na kung mahal niya ba si Miguel. At nagsabi si Eva na ba't tinatanong niya ito. Alam niya daw ang mga pinagdadaanan ni Miguel at kahit ano pa daw ang nangyari sa kanilang pamilya ay nagmamalasakit pa rin si Mang Tomas. Tinanong ni Eva si Mang Tomas na kung may nalalaman ba ito na dapat niyang malaman. At bumalik sa alaala ni Mang Tomas ang nakita niya paghahalikan ni Diego at Miguel. At biglang sinabi ni Mang Tomas na okay na, ako na lang ang gagawa ng plano at tatawagan niya na lang daw si Eva pag kailangan na ito. Sumisigaw pa rin si Aling Barang at sinasabi nito na mga salbahi kayo. Tinawagan ni Mira si Joy at kinamusta at tinanong kung pupunta ba ito sa kanilang bahay. Sinabi ni Joy na ayos lang daw siya. Nagtanong si Joy na kung kamusta na ba daw si Mira at sumagot si Mira na basta okay ka, okay rin ako. Sinabihan ni Mira si Joy na nag-aalala na si Aling Barang sa kanya, baka pwede daw itong dumalaw kahit saglit lang. At sinabi ni Joy na sige. Maya-maya lang daw ay susunod si Joy sa kanila. Masaya si Mira sa narinig mula kay Joy. Sinabi ni Mira na magdadala daw siya ng pagkain at hindi niya ito natapos ang kanyang sasabihin dahil may biglang huminto na van sa kanyang gilid. Bumaba ang dalawang tao at nagtanong sa kanya na Mira Cruz, ikaw ba yon? At sinabi naman ni Mira na siya nga. Sinabi kay Mira na mula daw sila sa Social Welfare Bureau ng Hermoso at kailangan itong sumama sa kanila. Nag-aalala si Joy sa narinig mula sa kabilang linya at tinatawag niya ang pangalan ni Mira. Nagtanong si Mira sa dalawang tao at sinabi ito, may nakapagbigay alam daw sa kanila na isa siya sa mga bata sa Hermoso. Na ulilang lubos at walang matirhan. Sumagot si Mira na hindi daw siya ulilang lubos dahil kasama niya ang kanyang lola at ang kanyang kapatid. At sinabi sa kanya na pasensya na mukhang mali ang naireport daw sa kanila. Pero kung pwede daw ay sumama muna si Mira sa kanila dahil madali lang at makakauwi na siya. At sumama si Mira sa dalawang tao sakay ng van. Tumatawag si Joy sa kanya pero hindi niya na ito sinasagot. Sobrang nag-alala si Joy sa kanyang narinig. Nag-uusap si Agatha at Deborah at sinabi nito na importante ay nagawa na nila ang kanilang plano. Nagtanong si Agatha na kung nakuha ba talaga nila si Mira at nagsalita si Deborah na habang nandoon sila lahat kay Barang ay walang makakakita kay Mira. Sinabi ni Agatha na kung paano daw si Joy at sumagot si Deborah na kailangan daw muna makuha ang loob ni Joy habang wala pa ito sa kanyang sarili. Dahil si Joy daw ang magiging alas nila at nagtawanan silang magkapatid. Nagtanong si Mira sa nagdala sa kanya na kung malayo pa ba ang kanilang pupuntahan. At sinagot siya na relax lang. Nahulog ang cellphone ni Mira at ng kanyang damputin ay nakita niya ang mga lubid sa ilalim ng upuan.
Kinabahan si Mira at sinabi niya sa driver na kung pwedeng ihinto ang sasakyan. Tinanong siya kung bakit naman. At sumugot si Mira na dahil mga sinungaling kayo at hindi naman kayo talaga taga social welfare at pinatahimik siya. Nagtanong pa si Mira na kung bakit siya kinuha at kung ano ang kailangan sa kanya. At sinugot siya na malalaman mo rin yun. Nagpumigla si Mira, ngunit naitulak siya. Nakakuha siya ng isang bakal at ipinukpok niya sa dalawang tao. Abangan! Sila kaya ni Deborah at Agatha ang nagpadukot kay Mira. Thank you for watching, mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Like and subscribe!